Noong 2014, isang tawag sa telepono ang bumulaga kay Jacky Chan mula sa kanyang asawa. At dahil sa sinabi nito, nang lumo ang aktor at napayuko ang ulo sa gitna ng shooting ng isang pelikula. At sa puntong ito, lalo niyang napatunayan ang malaking pagkukulang niya bilang ama sa pagpapalaki sa anak niyang si Jaycee. Ano ang kanyang nagawa at paano humantong sa gantong sitwasyon ng kanyang buhay? Ito ang true story sa masaklap na sinapit ng anak ni Jacky Chan. Mister Good Vibes! Pag sinabi ang salitang karatista, panigurado na si Jacky Chan ang isa sa mga una mong maiisip na pangalan. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa legendary action star na ito? Mula sa mga pelikula, cartoons, maging sa video games, nakalikom na ng higit $350 million si Jacky sa industriya. Ngunit kung anong tamis ng bunga ng kanyang karera, ay siya namang pait ng dinanas ng kanyang pamilya. Si Fang Shilong o mas kilala sa tawag na Jacky Chan ay ipinanganak noong April 7, 1954 sa Hong Kong. Katulad sa kanyang mga pelikula, literal na lumaban si Jacky sa hirap ng kanyang buhay na kinagisnan. Sinikap ng kanyang ama at ina na ipasok sa China Drama Academy ang batang Jacky at lumaki ito nang hindi sila kapiling. At simula noon, natutunan ni Jacky na magtrabaho ng araw-gabi nang hindi nagre-reklamo. At history na mismo ang makakapagsabi kung ano ang naging produkto ng kanyang pagkakayod kalabaw. 1982, pinakasalan ni Jacky Chan si Joanne Lin, isang Taiwanese na aktres. At noong December ng naturang taon, iniluwal ang panganay ni Jacky at ni Joanne na si Jaycee Chan. Tulad ng kanyang mga magulang, tila missing in action din si Jacky para sa kanyang panganay na anak. Dahil in demand at busy si Jacky, kaliwat ka ng shooting ng pelikula, lumaki si Jaycee na may pangungulila sa kanyang ama. Ngunit kahit na laging malayo ang kanilang padre de pamilya, hindi naman naging salat sa buhay si Joanne at si Jaycee. Sa katunayan, inilaan ni Joanne ang buo niyang oras at kayamanan sa kanilang panganay na si Jaycee upang punan ang mga oras na namimiss nila si Jacky. At ang setup nga na ito ang tila nagpalaki ng bulok sa batang si Jaycee Chan. Habang lumalaki si Jaycee, tila nagiging tamad at bulakbol ito. Dahil sa paraan ng parenting ni Joanne at ni Jacky, hindi natutunan ni Jaycee ang kahalagahan ng effort. Dahil sa kayamanan, karangyaan at kasikatan na kanyang kinalakihan, akala ng bata na madali lang makuha ang kung anumang gusto niya sa buhay. Malayong malayo sa mindset ng kanyang ama nung siya ay bata pa. Lumaki si Jaycee sa Los Angeles, California kasama ang kanyang ina. Nag-enroll lang binata sa College of William and Mary sa Williamsburg, Virginia. Ngunit hindi man lang ito tumagal ng isang taon. Dahilan para hindi ito makagraduate. Ano pa nga bang silbi ng pag-aaral kung hindi mo naman na problema ang pera? Sa katunayan, sa kanyang pagbibinata, gabi-gabing laman ng clubs si Jaycee upang mag-inom, magsaya, mag-party at gumasta na parang walang bukas. Sa isip-isip niya, kayang-kaya niya naman sumikat at yumaman dahil anak siya na nag-iisang Jacky Chan. Noong 2003, tulad ng inaasahan, pinasok ni Jaycee ang mundo ng entertainment industry sa Hong Kong bilang aktor at singer. Dahil sa impluensya ng kanyang ama, nagkaroon na agad ito ng unang CD matapos lamang ang halos isang taon ng kanyang pagpasok sa industriya. Sa una niyang pelikula na The Twins Effect 2, nakasama niya ang kanyang ama at isa ring sikat na Asian actor na si Donnie Yen. Naging bida din ang binata sa ilan pang mga romance films. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, tila medya-medya lamang ang tagumpay nito kumpara sa expectation ng marami sa kanya. Sa katunayan, ang kanyang action film na Double Trouble ay kumita lamang ng $9,000 sa Hong Kong sa una nitong dalawang linggo. Sa madaling salita, tila wala kay Jaycee ang karisma at galing sa pag-arte ng kanyang ama na pilit niyang ginagaya. Ayon sa karamihan, hindi daw siya convincing umakting. Hindi daw siya nakakatawa. Maski na ang boses niya ay hindi ganong kaganda. Ganun pa man, tuloy lang sa pag-arte ang binata sa dahil sa paniniwalang madali lang naman ang daan pataas na tinatahak ng kanyang ama. Ngunit sa ika-100 na pelikula ni Jacky Chan na 1911 kung saan isinama si Jaycee para buhayin ang karir nito, naging disaster ang kinalabasan ng pelikula. Sa katunayan, ang 1911 ay ang pinakalugi at pinakapangit na reviews na pelikula ni Jacky Chan. At sinisi ng fans si Jaycee dahil sa mahinang performance nito sa pelikula. Kahit na pinipilit ng binata na magkaroon ng appeal, kahit na sa local audience sa Hong Kong, naging mailap ang tagumpay sa kanya dahil kahit na mayaman at may impluensya ang kanyang pamilya,
Wala sa kanya ang talent at determinasyon upang maging tagumpay tulad ng kanyang ama. At para kalimutan ng kanyang failure at kahihiyan, nilunod ni Jaycee ang kanyang sarili sa alak, bisyo at pagpaparty. Ngunit ang tila band-aid para sa kanyang emosyonal na sugat ay lalong nagdala sa kanya sa kapahamakan. Noong 2014, naaresto si Jaycee ng mga Chinese authorities sa Beijing. Nakumpirma nila na gumagamit at nagbebenta ito ng ipinagbabawal na gamot sa kanya mismong bahay. Hindi lamang yun, marami ring mga local artists sa Hong Kong noon na di umano ay kanyang mga parokyano at namataang labas-pasok sa kanyang apartment. Dahil dito, siya ay nakulong ng 6 na buwan sa piitan. At para naman kay Jaycee, isa ito sa mga bangungot na kinatatakutan niyang mangyari. Sabi mismo ni Jaycee, "Pinaghalong galit at hiya ang nararamdaman ko sa pinaggagawa ng anak ko. Pasensya na kayo." Pero kahit na maraming koneksyon si Jaycee sa local police at sa gobyerno ng Hong Kong, hindi niya kailanman hinilot ang sistema upang mapagaan ang sintensya ng kanyang anak. Ayon mismo sa aktor, dapat lamang na makuha ni Jaycee ang parusa na ipapataw sa kanya ng korte dahil sa kanyang mga kamalian. At ayon mismo kay Jaycee, siya raw ay nagkulang sa paggabay sa kanyang anak. Marapat lamang raw na sila ay maging responsable sa kanilang mga aksyon at humingi sila ng kanyang anak ng kapatawaran sa lahat ng taong na agrabyado nila. Pagkalipas ng 6 na buwan, agad-agad na nagkaroon ng press conference ang Hong Kong media sa pagkalaya ni Jaycee. Aniya, alam raw niya na nakagawa siya ng isang napakalaking kahihiyan at hindi na raw siya kailanman gagawa ng kahit na ano pang kamalian sa hinaharap. At tulad ng isang ama, kahit na anong nagawang kasalanan ng anak, pinatawad ni Jaycee ito at nagyakap nang sila ay muling nagkita matapos ang matagal na panahon. Ngunit isang life lesson ni Jaycee sa kanyang anak ang tila gumimbal at nagpataas ng kilay ng buong mundo. At ang leksyon na yon ay hindi pagbibigay ni Jaycee Chan ng kanyang kayamanan sa kanyang anak muli kailanman. Aniya, mas gugustuhin niya daw na ibigay sa charity ang kanyang pinaghirapang pera kaysa lustayin ito at mapunta sa walang kabuluhang mga bagay o pangyayari na mas ikasasama ng buhay ng kanyang anak. Maraming mga fans ang nag-react at nagalit dahil tila kasakiman at pagdadamot ito ni Jaycee sa kanyang mismong anak ng kanyang $350 million na life savings. Pero para sa amang gustong maisaayos ang kanyang anak, sabi mismo ni Jaycee na kung gusto niya, kaya niyang gumawa ng sarili niyang pera. Kung hindi, sasayangin niya lang ang perang pinaghirapan ko. At tila naging positibo at epektibo ang leksyon na ito na ipinataw ni Jaycee Chan sa kanyang anak. Matapos ang kanyang sintensya, naglaylo muna si Jaycee sa mata ng madla at nanirahan ng saglit sa kanyang ina sa Taipei, Taiwan. Bumalik rin si Jaycee sa Los Angeles upang buhayin ang kanyang karir sa Amerika. Ngunit maraming mga kontrata ang nawala sa kanya dahil sa kontrobersya na kanyang kinasangkutan. Noong 2021, nabigyan ng second chance si Jaycee sa entertainment industry bilang direktor sa Chinese romantic comedy drama na Good Night Beijing. At ayon sa isang panayam kay Jaycee, tingin niya na mas mature na ang kanyang panganay. Hindi raw sila nag-uusap tungkol sa mga malulungkot na pangyayari sa nakalipas. Lagi lang raw silang nag-uusap tungkol sa kanilang pamilya. Sa sobrang dalas, pati raw sa pagtulog ay nag-uusap ang mag-ama tungkol sa kanilang dalawa. At simula noon, napunan ng dalawa ang pagkukulang nila sa isa't isa. Si Jaycee bilang responsableng anak at si Jaycee bilang hands-on na ama. Patunay lamang ang kwento ng mag-amang Jaycee at Jaycee Chan na baliwala ang kasikatan at kayamanan kung mawawalan ka naman ng panahon para sa mga mahal mo sa buhay. Ang buhay natin dapat ay balanse lamang. Kaya kung hindi ka man mayaman at sikat, basta may sapat ka lang na ipon, marami kang oras sa anak at asawa mo, at wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, winner na yan, Lodi. Pero kung gusto mo ng instant na yaman, sundin mo tong advice ko. Kung singkit ang mata mo, pakitanong mo nga sa nanay mo at baka nakarelasyon niya dati si Jaycee Chan. Malay mo, anak ka pala niya at sa'yo mapupunta ang $350 million na kayamanan niya. Dali, tanong mo na! Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.